Wedding Destination, Part 4. Ipinarada ni Alyana ang kanyang Mitsubishi Lancer at pinatay ang ignition. Tuloy-tuloy siya sa kanyang apartment at ipinasok ang susi sa pinto. Nag-alala siya nang mapansing bukas na ang pagka-lock ng kanyang apartment. Gayunpaman, itinulak niyang pabukas ang pinto at napagtantong may taong gumagawa sa kanyang kusina. Nag-alala man na may nakapasok na magnanakaw ay nagtuloy-tuloy siya sa kusina upang magulangtang sa naabutang tao ron. Marcus, anong ginagawa mo dito? Nakapamayuwang niyang tanong. Oh, hi Alyana. Napansin ko kasing napakadami ng customer mo kanina. Kaya naisip kong magiging mabigat na para sa'yo ang kumain sa labas. Kaya dito na lamang tayo. Ipagluluto kita. Isang simpatikong ngiti ang binigay ng binata sa kanya. Oh, that's very sweet of him. Hindi inaasahan ni Alyana na maasikaso pala ang lalaki. I'm sorry, nasigawang kita. Hingi niya ng paumanhin. At tama ka, pagod nga ako at mas gusto kong mahiga na lamang. Pero paano ka nakapasok dito? Nagtataka pa din na tanong ni Alyana. Ginamit ko ang susing binigay mo, remember? Napakadaling buksan din ang mga lock mo. Kahit sinong may hawak na ID o armas ay makakapasok na dito. Ipapayos ko bukas ang mga security locks mo. Bigay mo na lang sa akin ang pangalan niya. Wika ni Alyana dahil ayaw niyang masyadong nang nai-involve si Marcos sa buhay niya. Una sa kanyang baby, pangalawa sa kanyang diet, pati na rin ang storeroom. Ngayon ay sa kanyang bahay naman. Hindi kanya i-entertain. Pag-aari kasi niya ang kumpanya na nag-i-install ng mga security locks sa office buildings that I personally design. No private residences. Kung ganun, parang ayoko na yata siyang abalahin. Hindi ikaw ang makakaabala sa kanya kundi ako, Alyana. Mas mapapanatag ako kung alam kong secured ka rito. No, hindi ako ang inaalala niya kundi ang baby. Paalala ni Alyana sa sarili. Well, if you insist, I accept. Wika niya sa lalaki. Tumuloy si Alyana sa kusina at binuksan ng kanyang ref para kumuha sana ng inumin nang magtaka siya dahil puno ito ng laman. Napakunlot ang noo niya. Ang natatandaan niya kasi halos wala nang lamang groceries ito. Naisip niya kagagawa na naman ito ng binata. Anong ginawa mo sa ref ko? Nilingon siya ng lalaki mula sa paghahalo nito sa niluluto. Nilagyan ko ng laman. It was almost empty. Nakangiti na wika pa nito. You're being ridiculous! Nakapamayawang na hinarap ng dalaga ang binata. What's ridiculous is how bare it was. Kalmante nitong sagot. Nakikita mo ba kung gaano ka-empty ang ref mo? Sunday ako nagsha-shopping. Wise ba yun? Ang alin? Mag-shopping ng Sunday? Nagtataka niyang tanong. Hindi kaya religious ito na walang dapat gawin kapag Sunday? Mukha namang hindi dahil sa connection nito ngayon sa baby. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay isang araw lang ang day off mo for one week. Kailangan mo ng mas maraming pahinga lalo na sa kalagayan mo ngayon, Alyana. Pwede naman ako magpahinga kahit anong oras sa store. Maliban na lamang kapag Mondays and Tuesdays dahil mag-isa lamang ako. Ano nga palang religion mo? Naisip niyang itanong. Ano yon? Nagtatakang tanong ng binata kaya't saglit na lumingon sa kanya. Anong religion mo? Ulit niya. Mas makabubuti sa baby kung iisang philosophies lang ang ituturo. I'm a... Napatigil sa sasabihin si Marcos nang mapansin ang napapangiwi na si Alyana. Alyana, bakit? Napalapit ito bigla sa dalaga at hinawakan ang kamay niya. Wala ito. Nabigla si Alyana sa biglang daloy ng parang kuryenteng nagmula sa palad ng binata habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Bigla lang umasim yung tiyan ko. Ano nga pala dinner? Wika ni Alyana na umayos ng upo at pasimpleng hinila ang kanyang kamay. Sa palagay ko kailangan mo nang kumain bago ka mawala na naman ng gana. Mataman nitong tinitigan ang kanyang maputlang muka. Sabi ko kasi sa'yo, keep your stomach full, paalala ni Marcos. You've told lots of things. Pinaikot pa niya ang mga mata nito. Sige na, anong niluto mo? Teriyaki beef and oriental vegetables. Combinations of baby corn, sitsaro, carrots, and mushrooms. Really? Excited na siyang bigla. I love baby corn, you know? Wika niyang totoo sa loob. Nginitian siya ng binata bilang tugon nito na nakapagpabilis sa puso ni Alyana. Ha? Hindi ako dapat masanay sa mga ginagawa niya para sa akin. Dahil kapag lumabas na ang baby, mawawala na ang lahat ng to, tulad ng nais ko. Ngunit may lungkot pa rin bumalatay sa puso ni Alyana na isinawalang bahala na lang niya at ibinalik ang pansin sa pagkain. Masarap ka palang magluto, Marcos, komento ni Alyana habang magana siya sa pagkain. Alam mo bang lalaki ang pinakamagaling na cook sa buong mundo? Nakangiti na wika ni Marcos. Ang sabi ko, masarap kang magluto, not a great cook. May ngiti sa mga labing wika niya bilang pagbibiro dito. Ganon ah, ganting biro din nito. Eh saan ka nga pala natutong magluto?
Nag-aral ako ng short courses dahil tumaas dati ang blood cholesterol ko. Since madalas namang wala si Sophia, kaya kailangan ko mag-prepare ng food ko. Sophia? Takang tanong ni Alyana. My ex-wife, ano nga palang cholesterol level mo? Oh, wala akong idea. Nalilitong wika ni Alyana. Kaya siguro sila naghiwalay. Sino ba naman babae ang uunahin muna ang ibang bagay kaysa asikasuhin ang ganitong kakisig na asawa? Anyway, hindi ko na problema yun. My baby's having enough thinking already. Hindi mo alam? Bulalas ni Marcus. Sa kalagayan mong yan, dapat ay mas alam mo. Nag-aalala lang sabi nito. Relax! Ayaw na ayaw ko kasing tinutusok ako ng karayom, no? Wika ni Alyana, sabay himas sa kanyang braso kung saan itinusok ang karayom. Pinagtiisan ko nga lang nung kinunan ako ng doktor para masiguro na hindi ako anemic. Kaya sa palagay ko, hindi ka dapat mag-alala. My poor baby! Anas nito kasabay ng paghipo din nito sa kanyang braso na may konti pang bakas ng pagkatusok ng karayom. Napamaang si Alyana sa ginawi ng binata. Hindi niya nagawang kumilos habang pinararaanan ng mga daliri ni Marcos ang kanyang braso. Hindi niya maikaila ang kaiga-igayang pakiramdam kaya tumingala siya upang pagmasdan ang mukha ng binatang nakatingin sa kanya. Ipapakuha natin sa doktor ko. Magaan ang kamay nun pagdating sa mga karayom. Sa isip ni Alyana ay sumang-ayon siya. Subalit hindi niya nagawang tumanguman lang bilang pagsang-ayon na ipinagtaka ni Marcos. Alyana? Tawag nito. Ha? Wika ng dalaga. No, hindi na kailangan. Ayoko na muna makita ng karayom na itinutusok sa akin sa ngayon. Hindi na siya sinagot ng binata bago sabay silang nagpatuloy sa pagkain. That was delicious! Matapos ibaba ni Alyana ang tinidor. Thank you? Alanganing tanong nito. That was a compliment. Wika niya. Wika niyang nakangiti na. Tatandaan ko yan. Nakangiti na rin itong sabi. Sa ngayon, bakit hindi ka na muna magpunta sa sofa at magpahinga habang nililigpit ko to? Pero, ikaw na nga ang nagluto ah. Umiral na naman ang pagiging parehas niya. Kahit gusto na niyang humiga talaga sa pagod. Pero maghapon kang nagtrabaho at buntis ka. Go rest. Utos ni Marcos. Salamat. I really appreciate it. Don't mention it. Kung tutuusin, ay may responsibilidad talaga ako sa'yo dahil anak ko rin ang nagpapahirap sa paglilihi mo ngayon. Kaya ako nang bahala sa'yo, okay? May ngiti pa sa labi na wika ng binata. Oo nga pala. Pabulong niyang tugon at lumakad na siya patungo sa sofa. Nanlamig siya sa paalala ng lalaki na yun nga pala ang dahilan kaya ito maalalahanin sa kanya. Dahil lamang sa anak nila at wala nang iba. Sa pagkakasandal ni Alyana sa sofa ay nakatulog siya. Namalayan niya ang pakiramdam na parang lumulutang kaya idinantay niya ang ulo sa pag-aakalang siya'y nasa sofa pa. Subalit narinig niya ang mahihinang pintig ng puso at matigas na kalamnang nakadikit sa kanya. Buhat pala siya ni Marcos. San mo ko dadalin? Sa itaas. Eh, hindi, ang ibig ko sabihin bakit mo ako kinarga? Litong tanong niya dito. Dahil nakatulog ka sa sofa. Nakaugalian mo na ba ang magkarga ng babaeng nakakatulog sa sofa? I do, if she happens to be an idiot who's pregnant with my child. Hindi ako tanga. Hindi sumagot si Marcos. Dahan-dahan siya nitong inilapag sa kanyang kama. Inusog siya nito at umupo sa gilid nito. I'm not an idiot, ulit niya. At para patunayan ko sa'yo, pwede ka nang umuwi at iwan mo na ang susi. Ayoko nang may inaabot ng lalaki dito sa aking bahay. Wika ni Alyana na pinagsiklop ang mga braso sa kanyang dibdib. Well, tanong niya makalipas ang ilang sandali. Hindi man lang kumikilos ang lalaki. Iniisip ko pa ang kondisyon ng mga kandado mo dito, wika ni Marcos. Hmm? Ang daming dahilan? Inirapan niya to. Hayaan mo na kasing gamitin ko ang isa pang kwarto mo para dito na ako. Mababantayan pa kita. Oo nga naman, pero sino magbabantay sa akin mula sa'yo? Yung ipapa-install mong bagong lock sa palagay ko sapat na yun na protection ko, wika niya rito. Anong oras na nga pala? Pag-iiba ni Alyana sa usapan. Napamulagat siya nang makita ang oras. 3 hours akong nakatulog sa sofa? Sobrang pressure ang trabaho mong yun para sa'yo, wika ni Marcos. Idagdag mo pa sa regular na pagod ng isang magtatrabaho. Sinasabi mo bang napapagod ka na? Biglang tanong ni Alyana. Sa store na yun! Napalakas na ang tinig ng binata. Masyado mong pinapagod ang katawan mo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wika nitong hinawakan ang kanyang baba habang mataman na inoobserbahan siya. Ni hindi mo na naiintindihan ang sinasabi ko. Hindi pa ako pagod. I'm bored. Para ka kasing sirang plaka. At saka sabi mo nga, normal lang tong pagkapagod ko. Mawawala rin pagkalipas ng 4 na buwan. 2 buwan pa yun. Hindi ka maaaring maging ganyan palagi.
Hayaan mong ikuha kita ng makakatulong mo kahit weekends at sa mga araw na wala si Alice. Seryoso na wika ni Marcus. Actually, plano ko nang kumuha ng isa pang assistant pagkapanganak ko. I think I should get one now. Kukuha tayo sa Monday. Wika ni Marcus. Tayo? Walang tayo, mister. Ako lang. Ako ang kukuha at ako ang magbabayad ng sweldo nito, okay? Maayos ang takbo ng negosyo ko. Kaya kong magbayad ng isa pang empleyado. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Alyana. Anak ko rin yan. I feel responsible too that I should pay. No! Pinali niyang sabi sa lalaki. Alright, so kukuha ka na ng additional na assistant mo sa Monday. Maghahanap pa lang ako sa Monday. Promise. I promise! Nakangiti niyang tugon dito. In that case, maiwan na kita para makatulog ka muli. Natawa si Alyana sa tinuran nito. Siguro makakatulog ako agad kahit saan mo ako iwan ngayon. Mas mainam yun. May flight kasi ako bukas patungong Cebu. Huwag mong kalimutan. Keep your stomach full. Puno ang ref mo ng pagkain. Kaya huwag kang magpapagutom. At lalong huwag kang magpapakapagod. Paalala pa sa kanya ni Marcus. Salamat. You're most welcome. Nagustuhan mo bang dinner? Oo, amin niya. Kahit common veggies and yet bago sa panlasa ko. Hindi katulad ng breakfast. Yuck! Natawa ang lalaki sa tinuran niya. Hey! Bakit hindi kaya tayo mag-compromise? Let's make a deal na kakainin ko ang mga tasteless breakfast and snacks mo. But, you'll give me the freedom of choosing my desserts. Any kind of desserts. Gaano katagal ito? The duration of the pregnancy. Sandaling nag-isip si Marcus habang nakatitig sa kanya. You have a deal. Sang-ayon nito. I have to go. Take care. Walang sabi-sabing hinalikan nito ang noo ni Alyana. Nanlamig naman si Alyana nang maramdaman ang init ng labi ng lalaki sa kanyang noo. Pinigil ni Alyana ang urge na tanongin nito kung kailan ito babalik. Pero ayaw niyang mag-isip si Marcus na minomonitor niya para namang nahulaan ng binata ang kanyang nasa isip. Huminto ito sa pintuan at lumingon sa kanya muli. Kung ano't ano man ang magiging problema, call my office. Alam nila kung paano ako makakausap. I'm sure I won't bother you, wika niya. Nagkibit-balikat lamang ang lalaki at lumabas na. Tulad ng inaasahan ni Alyana, hindi na niya kailangan pang tawagan si Marcus. Subalit sa tuwing maririnig niya ang pagtunog ng door chimes, umaasa siyang si Marcus na ang dumating. Naging abala ang maghapon para kay Alyana. Hindi rin siya nakapag-lunch ng maayos tulad ng bilin ng lalaki. Alyana, ako lang magsasara ng store. Sumilip ang kaibigan sa opisina ng dalaga. Ikaw, umuwi ka na. Kung hindi mo pa nakikita ang sarili mo, you look tired. Wika ni Alice sa kanya. Sabay na tayo, kaya ko pa naman. Tinitingnan ko pa kasi dito kung anong color ang maganda para sa nursery. Okay, magpahinga ka na lang muna dyan at ako nang mag-aasikaso dito. Ini-adjust ni Alyana pahiga ng konti ang kanyang swivel chair para makapagpahinga habang tinutunghaya niya ang color schemes para sa nursery. Nakatulugan niya ang pagtingin dito. Naalimpungatan si Alyana sa baritonong tinig na kanyang narinig. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Nakapimewang ang binata na nakatayo sa kanyang harapan. Marcus, anong ginagawa nito dito? Litong tanong ni Alyana sa binata. Binatuloy na ako ni Alice. You're back, wika niya kay Marcus. Hindi niya maipaliwanag ang ligayang naramdaman sa pagkarinig lamang ng tinig nito. Anong oras na ba? Wika ni Alyana habang hinihimas ang nangalay niyang batok. 5:40. Lumapit ang lalaki sa kanyang likuran at hinawakan siya sa magkabilang balikat at marahang minasahe yun. Naisa na ni Alyana na huwag nang huminto ang binata sa ginawa. Subalit mas pinili niya ang tumayo na. Kailangan kong tulungan si Alice na magsara, wika niya. Isinara na ni Alice ang store. Nagbibilang na siya ng cash register nang dumating ako. Napatingin si Marcus sa booklet na ginawa niyang unan. Wala ka bang unan dito sa office mo instead na yung booklet ang ginawa mong unan? Seryoso na wika ng binata. Hindi ko intensyong matulog. Tinitingnan ko kung anong kulay ang gagamitin ko para sa nursery. Yellow rosebuds? Napamaang na wika ni Marcus. Bakit hindi? Tanong niya. Once I saw this picture of a nursery. Hindi mo pwedeng gamitin yan para sa baby natin. Protesta nito. Lalo na kahit alinman sa dalawang rooms katapat ng kwarto mo. At bakit naman? Kulang ang liwanag na papasok sa bahaging yun. Developing minds need the stimulation of bright primary colors to develop properly. Colors like... Kinuha ni Marcus ang booklet mula kay Alyana at inilipat ang mga pahina. Huminto ito sa isang kulay na katulad ng kay Winnie the Pooh. Like this, wika ni Marcus. This will help his mental development. I don't like it, wika ni Alyana na sinabayan pa niya ng pagpapatulis ng kanyang nguso. Ayaw mo,
Pero ano yan, gesture na yan? Sabay turo nito sa nguso niya. Malapit-lapit ka nang maging Winnie the Pooh. Sabay tawa ng lalaki sa kanya. Ewan ko sa'yo, mister. Irap ni Alyana dito. Saka na natin pag-usapan yan. Pagod ako, nagugutom ako. Halika na, kain na tayo. Saad ng binata. Hindi ka pa nagdi-dinner? Tanong ni Alyana kay Marcos. Hindi pa, tumiretso na ako dito mula sa airport. Tayo na! Sure! Pagsang-ayon ni Alyana nang may tuwa sa dibdib dahil nakita niyang siya ang unang pinuntahan nito pagkababa mula sa eroplano. Bakit hindi na lang yung yogurt na dinala ko ang ginawa mong dessert instead of this? Wika ni Marcos habang inihagis sa basurahan ang container ng ice cream. Nagkibit-balikat lang si Alyana habang patuloy na kinakain ang natitira pang chocolate ice cream sa kutsara niya. Pwede naman kitang ikuha ng low-fat frozen yogurt, patuloy ng lalaki. Okay, sige, ikaw bahala. Tumatangong wika ni Alyana, kasabay ang pagtaas ng kanyang kanang kamay at ibinukasara ang mga daliri na parang bibig. Hindi mo naman ako sineseryoso, Alyana, wika ni Marcos. Bakit kasi ang dami mong sinasabi? Nakangiti niyang sagot sa lalaki. At hindi ba napag-usapan na natin before na hindi mo naku-questionin ang aking desserts? Okay, I'm sorry. Isinuklay nito ang mga daliri sa sariling buhok. Kailangan kasi ng baby ng proper nourishment. Na nakukuha naman niya, especially with you around. Sabi naman ng doktor ay normal diet pa lamang sa ganitong stage. You don't eat normal diet, reklamo ni Marcos. Look who's talking! Eh ikaw din naman ah. Wala pa nga akong nakikitang tao na naglagay ng tofu sa salad. At ulitin mo pang sabihin that it's good for me one more time. Pinandilata niya ang lalaki. Napapagod na kasi siya sa paulit-ulit nitong pagpapaalala sa kanya. Bigla tuloy niyang naramdaman ang paglukso ng kanyang sikmura. What's wrong? Nakita ni Marcos ang pagbabago ng kanyang muka. Pinasasama mo pakiramdam ko. Ako sa niya sa binata. Ako? Yes, you. Sabi nga ng doktor, stress would make nausea worse. At pinapagod mo ko. Kakatapos pa lang ng dinner natin. Ano ngayon ang nutrients na makukuha pa ng baby? Giit pa ni Alyana. Narealize ng lalaki ang sinabi niya, kaya't napabuntong hininga ito. Sorry, wika nito. It's okay, tango niya. At kasabay niyang umupo sa sofa ang binata. Lihim na humanga si Alyana sa kakayahan ni Marcos na ikontrol ang emosyon nito. Nakita niya kung paano nito pinigilan ang sarili sa pagnanag sa kanya, kung hindi pa sumama ang kanyang pakiramdam. Well then, kung ganyang ikina-upset mong pag-usapan ng diet mo, how about your exercise? Ano bang exercise ang normaling ginagawa mo? Naglalakad ako mula bahay papunta sa kotse, wika ni Alyana nang may kagalakan pa nga ang sagot. Oh no! Napasapo ni Marcos ng kamay nito ang sariling noo. Not again? Ano ba namang lifestyle meron ng babaeng to? No proper diet and even exercise. And yet she's stunningly beautiful. Napangiti naman si Alyana sa nakikitang reaksyon ni Marcos. Alam niyang pinipigilan nito ng labis ang sarili na magsermon na naman sa kanya. Okay, I'm telling you, Alyana. Hindi maganda yan, hindi lamang dahil sa baby. Kundi mas mapapadali ang delivery mo at pagbalik ng dati mong katawan kung may exercise regimen ka. Hindi mo siguro gugustuhing masira ang maganda mong katawan. At masuyong pinasadahan nito nang tingin ang kabuuan niya. Lumukso muli ang sikmura ni Alyana. Subalit kakaiba ngayon ang kanyang nararamdaman. Parang nag-iinit ang kanyang pakiramdam at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Napalunok siya. Tama ba ang kanyang nakikita sa mga mata ni Marcos? Physically attracted din ba si Marcos sa kanya tulad niya? Hindi niya kayang sagutin ang mga tanong na yun, kaya nag-focus muna siya sa tanong nito. I guess you're right, pag-amin niya. Rekomendasyon din ng doktor yan ang magkaroon ako ng exercise regimen. Pero may problema. Ano yun? Tanong ni Marcos. The mind is willing, but the body is weak. Wika nito na mataman itong muling tiningnan ang kanyang balingkinitang katawan. Tingnan nga natin kung gaano ito kalala. Inilahad ng binata ang kamay habang ang palad ay nakaharap sa kanya. Subukan mo ang itulak ang aking kamay. Push against it? Ulit niya. Subalit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga guhit ng palad ng lalaki. Oo, para ma-evaluate ko ang iyong muscle tone para malaman natin kung saan tayo magsisimula. Ayoko nga! Wika niya at tumayo. Ikaw siguro ay tulad ng health conscious dyan na nakikita kong nag-huff and puff everyday. What do you mean huff and puff? Ito! At nag-jogging si Alyana sa kinatatayuan nito. Natawa ang lalaki sa ginawa niya. Hindi ako nag-huff and puff, but I do swim 3 miles every other day. Kaya bumalik ka na dito at inuubos mo ang oras ha. Nakangiti nitong utos kay Alyana. Alright! At muli siyang umupo at dahan-dahang inilapat ang kanyang palad against kay Marcos. Napangiti naman ang binata sa inakto ni Alyana.
Ang sarap nitong pagmasdan. Pasaway na buntis. Pero hindi ako magsasawa na alagaan ito at ang magiging anak namin. Wika ng binata sa sarili. Nahuhulog na ba ng tuluyan ang loob ni Marcus kay Alyana? At dito na po nagtatapos